Tuloy naman po ang trabaho sa EPD Drug Enforcement Unit matapos sibakyan ang HEPE at 28 tauhan ng unit dahil po yan sa issue pa rin ng pangungutong sa nahuling drug suspect. Balitang hatid na nagbabalik na si Darlene Kay. Sinibak sa pwesto ang buong drug enforcement unit ng Eastern Police District kahapon. Pati ang hepe ng EPD, tanggal din sa pwesto. Kaugnayan ng pangungutong di umano ni Police Corporal Marlo Kibete, kasabwat ang ilan pa niyang kasamahan sa drug enforcement unit ng EPD. Inireklamo siya ng live-in partner ng isang naarestong drug suspect. Kahapon din, sibak ang hepe ng Pasay City Police Station, hepe ng Station Drug Enforcement Unit at 28 tauhan nito. Kalaboso si Police Corporal Anwar Encarnacion Nacer matapos ireklamo ng kidnap for ransom. Live-in partner din ng isang drug suspect ang nag-report sa insidente. Nire-reel natin yung mga responsible o officers at pati na rin itong mga kasamahan nila. Ito ay pagpakita na gusto natin na malaman ang ating mga kabayan na talagang we are committed and determined. Nalisin ang ating hanay. Pero paano ang operasyon ng mga sangkot na istasyon? Matapos marilibang ilang police officers dito sa Pasay Police Station, ay business as usual pa rin naman daw sa presinto at pagpasok nga sa istasyon, nandito pa rin ang desk officer kung saan pwedeng dumulog ang mga magre-report. Sa loob kung nasa ng opisina ng Station Drug Enforcement Unit, ay naka-duty pa rin naman ang mga investigador at kahit nasibak na sa pwesto ang mga operatiba, hindi naman daw ibig sabihin nito na tigil operasyon na sila. Uhugot na lang daw sila ng mga tao mula sa ibang mga unit para ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Ganito rin ang sitwasyon sa EPD. Ngayong araw inaasahang ito-turn over ang Eastern Police District at Pasay City Police Station sa mga bago nitong hepe. Magiging acting EPD Director si Police Brigadier General Christopher Tambungan, habang acting Pasay Chief of Police naman si Police Colonel Bernard Yang. Bibigyan sila ng pagkakataon, tutulungan ng mga district directors concerned like SPD in the case of Pasay City Police Station. And then, ito naman si EPD, hindi para sila maghanap ng kung sino ang ilalagay nilang ini-designate na hepe nito mga drug enforcement unit ito. At kaugnay ng mga kasong kinasasangkutan ng mga nabanggit na pulis. Kaya nga tayo gigil-gigil din sa mga pulis ito kasi ginagawa nga nila itong kampanya natin, ito yung kanilang ginagamit para sa kanilang mga personal na interes. Tukoy na ang mga kasabwat ni Nakibete at Nacer, pero kasalukuyan pa rin silang at large. Sasampahan naman ng mga kasong kriminal at administratibo ang lahat ng mga sangkot na pulis. Darlene Kay, GMA News.